gusto kong magkalapit tayo sa isa't isa. Kailangan pa palang mabugbog ni Kuya para lang ma-realize niya. I know that you care about us. Pag fully recovered ka na, magta-travel tayo lahat. One big happy family. Pinahiyaan niya ako. Tingin niyo sinadya yun? Of course that was intentional. Si Susie ang magkapan. Itunay mo lahat ng patay na ikis na makikita niyo. Then give it to me. May the best bitch win. Si Maggie nga ito. She's alive. Pinapahanap ko na yung mga tao na nag-rescue kay Maggie. It's only a matter of time malalaman natin kung ito to. Nagkaroon ng ipis ang loob ng bago. Sunugan mo na yan. Dahil ganun ang ginagawa ko sa mga ayaw ko. Dinidispatch ako. Tama yung sinabi ni Nina. Kasarili sila. Hindi mo lang po nila inisip yung mararamdaman ko. Andito kami ng lolo sermon mo. Hindi ka namin iiwan. Kawawa naman pala si Alan, no? Sabi ko na nga ba, hindi naman totoong mabait yung naidang mo. Parang iwanan niya yung anak niya. Nay, di ba ginawa niyo na rin sa akin yun? Kung hindi pa kayo binugbog ni Kadyo, hindi pa kayo babalik sa akin. Sorry naman. Nagkakamali naman ni tao lang. Pero hindi ba? Nagsisinako dun. Pangako ko, hindi na kita iliwan. Promise yan, Naya. Promise ko yun. Baka nga mainis ka pa sa akin dahil hindi kita lulubayan. Masyado ako magiging makulit. Buntot lang ako ng buntot sa'yo. Kasi... love kita. Hello, Nina. Hello, Ma. Can we talk? No, not right now. I'm busy. Pero busy ka na nung pumunta ako dyan, di ba? Hindi mo ako pinansin eh. Tapos hindi ba rin ako tinawagan pagkatapos mo umalis? Pero Nina naman, ang dami kong inaasikaso, ang dami kong iniisip. Ikaw pa ba uunahin ko? I'm sorry. Okay, I didn't mean it that way. I know. Don't say it. Baka masaktan lang ako. Alam ko naman eh, hindi ako importante sa'yo. At hindi ako sa priorities. Why do I even bother? Ampun lang naman ako, diba? Goodbye. Kapag ikaw, yumaman at nagkaroon tayo ng bahay, huwag ganito kalaki. Kawawa ang balakang ko. Huwag kang mag-alala, Nay. Pag nakatapos ako sa pag-aaral at nakahanap ako ng maayos na trabaho, bibili ako ng cute na bahay. Cute lang, para bagay lang sa kakita nating dalawa. What? Tama! Pero ngayon, matulog muna tayo. Tulog-tulog din, anak, pag may time. Ang sakit ng balakang ko! Natulog na. Ay, sakit ng likod ko na. Nako, tulog. May nakakalimutan ka. Ay, sabi, Nay. Sabi, Nak. How's your bonding with your Lola? Ayun, nag-effort naman sila, Lola.
Feeling ko nagigilty lang sila sa nangyari kay Kuya. Kung hindi ko pa sila sinumbatan, hindi sila mag-e-effort. I know, right? Pero at least ngayon, nag-e-effort na sila. Ikaw, Mami, di ba meron kang presentation earlier? How was it? Ay, nako. It was a disaster. May nag-sabotage ng presentation ko. Really? Kilala mo ba kung sinang gumawa? Oo. At nagantihan ka na sila. Dasal-dasal din. Ako, sakit na tibid ko. Anak! Grabe. Aray? Hoy, sarap! Nay! Aray, may tumutusok sa akin eh. Paano mapupuno ng apis yung kwarto niyo? Yung kama ninyo? At saka sino naman maglalagay ng mga yon? What happened? Heard screaming. Sir, ma'am, tinatanong niyo po ako kung sino nilagay ng apis sa kama namin. Siya. What? Me? Dealing with apis? Ah, I'm not some teenage prankster para gawin yun. Ruth, hindi ko naintindihan yung sinabi mo. Pero alam kong ikaw ang naglagay doon. Susie, may ebidensya ka ba? Wala po, sir. Pero siya lang naman ang galit na galit sa amin mag-ina eh. Pwede ba, Susie? Huwag kang mambintang, lalo na kung wala ka namang ebidensya. If I know, kaya pumunta ang mga ipis doon dahil gusto makiparty sa mga kauri nila. Ruth, that's very unnecessary. Pwede ba? Bangayan kayo ng bangayan ah. Magkasundo naman kayo, please. Auntie, it's bad enough na magkakasama kami dito sa bahay. Please naman, huwag niyo kaming pilitin na makasundo yung mga yan. Fine. Huwag pilitin kung ayaw. Tama na awin ninyo. Para kayong mga bata. Karen, Susie. Doon muna kayo sa guest room. Habang nililinis ang kwarto ninyo. At nakikiusap ako sa inyo. Pwede ba? Ayoko na ng away sa bahay ko ito. I want some peace and quiet. Tama na! Ay, dyan na lang po pakilagay. Opo, ma'am. Kami na, salamat. Opo, opo. Karen. Siya talaga gumawa nun. Na hindi niya magagawa yun. Mukhang hindi naman kaya humako ng ipis si Ma'am Ruth eh. Anong hindi? Mukha lang mamahalin yan pero inuud at bulok ang loob nun. Yung mga demonyong ganyan, sanay yan sa mga insekto. Si Ruth, naku, sanay sa ipis yan. I want you to know that if you hit me, I hit back harder. Sa susunod, hindi lang patay na ibig sa makikita niyo sa kama ninyo. Huwag mo akong susubukan, Susie. Dahil sasabayan kita at sasaktan kita. At hinding-hindi ka mananalo sa akin. Not you. And not you. Eh, bakit kaya hindi ko lagyan ng daga naman yung kotse ni Ruth? Ito ka ba? Pag ginawa niyo yun, baka kung ano ang baka asa mo nang ilagay nun sa kama natin, magagantihan kayo nang walang katapusan hanggat walang napapahamak. Ay, hindi ako mapapahamak siya. Nay, please, tama na. Ayoko na ng gulo, ha? Eh, ano? Sandali. Titigil na lang ako, ganun-ganun lang. Nay, opo. Please, tumigil na kayo, ha? Para matahimik na. No, Susie, Karen. Good morning. Good morning. Luke is back. Aldrin, I think you should get some more rest. No, Lola. Kung akong papapiliin, pwede na ako pumasok na yun eh.
Iba ka talaga, Aldrin. I admire your diligence. Eh, kanino pa po ba ako magmamana huli sa inyo? Aldrin, tingin mo naman si Karen. Hi, Karen. Wow! Looking good, ah! Matimin ako dinalo sa ospital. Marami kasi ako na si Kaso. Kailangan ko na rin pumasok sa school. Sige na. Ingat. I'm glad Aldrin is all right. Oo, pero hindi pa rin siya pinapansin ni Karen eh. Siguro dahil na rin kay Ruth. Sobra yung galit na kay Karen eh. Understandable naman yan dahil sa nangyari. Yeah, pero ako, I can't understand eh. Bakit tutol na tutol siya sa friendship ng dalawa? But no, ayaw ko na munang pakialaman yun eh. Especially na malapit nang mahanap si Maggie. Alam mo, sabi ni Leah, nakita niya yung nurse na nag-alaga kay Maggie after being rescued. Sana nga, totoo na to this time. Sana makita na natin si Maggie. Lizzie, hindi ba ikaw nagsabi sa akin? Hindi tayo dapat tumigil, umasa at saka maniwala. Huh? Ami, nakita mo po yung paper ko. Oh, ay, ito, Bel. Hi, Rix. Tito, kamusta na po si Anna? Kasi yung dalas yung nagkita kami, nagkasakit siya. Tapos hindi rin kami nagkakasalubong sa school. Okay lang po ba siya? Ah, talaga? Eh, hindi ko alam na nagkasakit siya. Basta ang narinig ko, parang hindi so okay. Bakit po? Kasi sabi, may problema daw siya. Iniwan daw siya ng nanay niya. Kamusta ka? Nagkita kami ni Tito Abel kanina sa bahay. Nabanggit na sa akin yung tungkol sa nanay mo na dito kayo okay. Ayos ka lang ba? Sorry, stupid question. Alam ko naman hindi ka okay. Ana, meron mo nang magagawa para maging okay ka. Sabihin mo lang ah. Mabait ka, Briggs. Pero salamat na lang. Kasi Briggs, muna na. Taga, alam. May klase pa ako. Good girl. Karen! Karen, bakit mo ba ako iniiwasan? Huwag kinagawa mo dito. Tsaka paano ka nakapasok? Dito ako nag-high school. Kilala ako dito. Karen, sagutin mo yung tanong kung bakit mo ako iniiwasan. Aldrin, dahil yun ang tama. Napahama ka ng dahil sa akin. BI ako. Kaya yun. Sige na. Did my mom put you up to this? Siya ba may sabing iwasan mo ako? Oo. Eh ano naman? Tama siya. Kung hindi sana kita pinilit magpunta sa pere, hindi ka sana nasaktan. Karen, aksidente ang nangyari. If not for that, perfect naman ang lahat eh. Actually, before that night, hindi ko alam kung kailan ako naging masaya, kung kailan ako huling tumawa. Aldrin, ganyan din ang katuwiran ng mga adik. Porkit masaya, porkit masarap, akala nila tama na. Pero Aldrin, hindi naman lahat ng masaya at masarap tama. Seriously?
They're comparing our situations kanila. Karen, hindi naman maling magkaibigan tayo eh. Ano hindi? Tignan mo nga oh. Saktan ka na. Kahit ako ayoko rin masaktan. At lalong ayoko ng gulo. Nag-aaway na yung mga nanay natin. Kaya sige na. Baka mamaya meron pa mag-report kay Ma'am Ruth na makita tayo dito. Karen! Karen! Bad trip talaga. Oh, bakit ka naman bad trip? May report ka bang hindi nagawa dahil nabugbog ka? Grabe. Adi ka talaga sa trabaho, bro? Hindi. Di trabaho iniisip ko. Si Karen. Iniwasan niya kasi ako eh. Ha? Karen? Tama ba yung nadidinig ko? May iba ka nang iniisip kaysa trabaho? Ano pare, buti pa nga ang trabaho. Hinahabol-habol ka eh. Hindi ka iniiwasan. Oh, ba't ka natatawa? Wala, saya lang bro kasi hindi ka pala robot. Puro trabaho lang iniisip. Nagka-crush ka din pala. Crush? Ako? Obvious kaya, Chong. Alam mo, hindi ka naman magkakaganyan kung hindi malakas yung tama mo kay Karen. Kung ano mo yung nararamdaman ko sa kanya, bali wala na lang yun. Hindi naman niya ako pinapansin eh. Ikaw naman. Bilis mo naman give up. Palibasa, hindi ka masyadong sanay sa mga babae. Alam mo, madali lang yan eh. Daanin mo na lang sa diskarte. Tutulungan kita. Mahirap. Mahirap talaga yan. Ang luma ng English dyan eh. Pero maganda yung kwento niyan. Teka, bakit mo ito binabasa yan? Di ba next year pa yan? Sira, hindi naman itong libro yung tinutukoy ko eh. Yung sa amin ni Aldrin. Kailangan kong umiwas sa kanila. And it hurts, you know? Hayaan mo na, Karen. Ganun talaga. Minsan, kailangan mong iwasan yung mga taong gusto mo para makaiwas ka sa mundo. Nina, salamat at tinulungan mo kung mag-check itong mga test papers niyo, ha? Okay lang po. Wala naman akong gagawin. Ma'am? Oh, Brian. Ma'am, ito po yung project ko. Oh, okay. Sa susunod, huwag nang late, ha? Sige po. Student ka dito? Oo, Nina. Si Brian ang isa sa pinakamagaling ko estudyante sa night school program ng school natin. Hindi ko alam na magkaibigan pala kayo. Ah, ma'am. Magkakilala lang po kami. Hindi po kami magkaibigan. Alam niyo naman po, nakakaya sa isang estudyante na pumansin sa janitor na katulad ko. Ano po? Muna na po ako, mamaya na lang po. Oh, sige, sige. Sige po. Nina, may problema ba kayong dalawa na dapat kong malaman? Isa-isa ko ang bawat parts ng rescue operations ng lumubog na barko. At since 15 years nang nakalipas, wala nang ibang nakakilala pa kay Maggie. Except one. Ito yung nurse na imi-meet natin ngayon. Mm-hmm. Ito na pala siya. Anita. Anita, si Abel at si Daisy. Sila yung mga taong naghahanap dun sa taong pinaglaman. Magandang araw po. Magandang araw po. Oo kayo. Salamat. Kilala po ba talaga si Maggie? Po.
Hindi po. Hindi ko siya kilala. Ang sabi ko kasi nila, Leah, kilala niya siya. Kayo daw po yung nag-alaga kay Maggie nung narescue siya. Hindi ko po alam na Maggie ang pangalan niya. Natandaan ko po siya dahil namumukod-tangi ang kaso niya. What do you mean? Wala po kasi siyang maalala. Hindi niya alam ang pangalan niya at wala rin po siyang kilala. Noon lang po ako naka-encounter ng ganung kaso, kaya naalala ko siya. Ang akala ko po, sa TV lang nangyayari ang ganun. Wala ko siyang maalala. Hindi niyo sabihin meron siya kang isa. Na ilang tinig ay kaya kong tapat. Wow! Ang sisipag naman palang mag-aral ng mga fake na Monte Claro. O baka naman, ibang pinag-aaralan. Eh ano kaya? Nandian 101? Ano nga naman? Coccology. Sa bagay, expert naman sa Nandian sa si Karen. Di ba Karen? Nilalang din na kaya si Kuya. Kapal! At ito namang isa, nilalandi ang boyfriend ko. Mas makapal. Carla, pwede ba? Ayaw namin ang gulo. Gaye, hindi naman ako nang gugulo. Nasa inyo na yan kung tatamaan ko. Problema nila. Excuse me. Bad trip talaga yung Carla. Kung hindi lang tayo sinabihan ni Lolo, huwag siyang patulong. Matagal ko na kinagbo yan. Bakit ba nila tayo niloloko? Anak. Teka, ako ba? Ano nga kaya maglalagay nito sa likod natin? Tinatanong pa ba yan? Kanina na ang mga lang. Tama na yan. What's going on here? Sino may gawa nito? Tell me! Ma'am! Si Carla Baredo po! I-report ko to sa lolo mo. Nagka-amnesia si Maggie. Well, now that explains everything kung bakit niso mo yung all these years. Well, yan ay kung talagang nagka-amnesia nga siya. Malalaman din natin yun soon enough. So, Leah, ano yung next step natin? Isa-isayin ko na lang yung mga survivors. Kasi ayon kay Anita, isa daw doon ang kumukup kay Maggie. At ayon din kay Anita, pinalita ng pangalan niya na Alice. Alice? Yun ang pangalan niya ngayon? Oo, pwede, pero... So, 15 years, maraming pwedeng nagbago, di ba? Malalaman lang natin lahat ng to kapag nakita na siya. Mahirap, pero... posible. Good job, Leah. Salamat. Alam mo, ramdaman ko, malapit na natin makita sa Maggie. Kaya dapat huwag tayo mawala na kanya. Alice, pasensya ka na talaga. Late ako. Sobrang kasing traffic. Alam mo ba, almost 2 hours ako nag-travel. Makarating lang ako dito. Ano ka ba? Ayos lang yun. Huwag ka na mag-explain na mag-explain. Naiintindihan ko. Ano ka ba? Pasensya ka na ulit. Hindi na mauusap. Gusto mo ba kumain na tayo bago tayo mahigot? Hindi ko alam. Saan ba masarap kumain? Hindi mo dapat
dapat pinahiya si Anna at si Karen ng ganito. Mga pinsan mo sila. You need to apologize to them. Pinagkakaisaan niyo lang ako dito eh. Palibasta, hindi niyo ako gusto. Mag-sorry ka. Hayaan mo maniwala sila sa atin na nagpapakumbaba tayo. Nang sa ganun, they won't expect yung pagigigante na hinahanda ko para sa kanila. Isa hanggang dalawang patak lang ang pwedeng ihalo niya sa inyo yan. Pag sumobra, delikado. Lahat ng mga babae, pangarap nilang effortan sila ng mga lalaki. Pagkatapos ito, magiging girlfriend mo na si Karen. Una na ako sa loob, kasi pag nakita pa ako ni Ma'am Ruth na kasama ni Aldrin, baka sakalin pa ako nun. This is just because I hate you so much. Tingnan lang natin. Malandi pa ng Karen na yun ang anak ko after this.